tight ship ang schedule mo, kaya dapat nandito ka na sa museo bago mag-alas 6 ng gabi. At matatapos naman ito alas 6 din ng umaga. Napatingin si Mang Berto sa kanina pang tinitignan ni Mang Pedro na isang estatwa ng dalawang lalaki na magkatabi sa madilim na sulok ng museo. Sa sobrang dilim ay akala mo ay may aninong nakatayo sa sulok ng museo. May kalumaan na rin ng estatwa at tila ba ay nakalimutan na ito ng panahon dahil sa nakabalot na alikabok. Ang aura nito ay malungkot kapag tinignan na tila ba ay may malungkot na kasaysayan. Iyan ang estatwa ng Gracious Brothers. Masyadong naging tragic ang kwento ng magkapatid na yan na ang hangad lang ay tulungan ng mga mahihirap at bigyan ng pantay na karapatan ang bawat mamamayan. Sabi nila ay hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nananahimik. Tatagan mo ang loob mo at mag-iingat ka, lalo na't panggabi ka pa. Mauna na ako, ha? Pagsapit ng gabi ay nagsimula ng mag-duty si Mang Pedro. Napansin niya muli ang estatwa na may kakaibang aura. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng kadena na animo'y hinahatak ng mga paa. Binalik niya muli ang gawin niya sa estatwa at nagulat siya nang mawala na ito sa dating pwesto at nakatayo na sa harapan niya. Nakangiti at nakatitig na sa kanya. At sa pagtitig niya sa mga matang iyon ay nakaramdam siya ng matinding lungkot. Tulong! Tulungan mo kami! Aking ngalan ay Tiberius. Ang aking hangad lamang ay ipamahagi sa mga mahirap ang panlupang napanalunan namin sa timaan. Nais ko lamang limitahan ang lawak ng lupang maaaring-aringin ng mga mayayaman. Ngunit, anong kapalit? Ako ay pinapatay ng mga grupo ng mga korap na politiko sa harap ng maraming tao. Ang aking katawan ay pinatapon sa ilog Tiber. Nais lamang namin na ang aking kapatid ay patay na karapatan sa mga mayayaman. Tulong! Ngalan ay Gaius, kababatang kapatid ni Tiberius. Ang agwat na edad namin ay 10 taon. Iminungkahi ko ang isang malawak na hanay ng mga batas, kabilang ang mga batas upang magtatag ng mga kolonya sa labas ng Italia, makisalit sa karagdagang reforma sa lupa, reforma sa sistema ng judisyal at sistema para sa mga pagtatalaga sa probinsya at lumikha ng subsidized na supply ng butil para sa Roma. Lahat ng mga batas na ito ay para sa ikauulan ng aking bayan at para sa ikabubuti ng mamamayan. Pero ang aking mga kasamahan ay pinatay. Ako'y nawala ng pag-asa at tinitil ang sariling buhay. Kinabukasan, inaprubahan na ng Congress ang pamamahagi ng lupain sa mga may hirap at nilimitahan ang lawak ng lupang pagmamayari ng mga mayayaman. Nabigyang pansin na rin ang mga pangangailangan ng mga may hirap at nagsulong na rin ng pantay na karapatan sa mga mamamayan. Nakatunayan, mukhang hindi lang naman istisya at pagpapatuloy ng kanilang mga adhikain ang gustong mangyari ng mga magkapatid na Gracchus. Sa tagal ng panahon na lumipas, ay nalimutan na sila ng mga tao kung kaya't nais din muli nilang ipaalala sa panahon natin ngayon ang naging kontribusyon nila sa kasaysayang Romano. Sa sumunod na duty ni Mang Pedro habang naglilibot-libot siya sa museo, ay napadaan siya muli sa isang madilim na bahagi ng museo hanggang sa biglang nahulog ang cover ng isang malaking portrait ng isang babae. Gulat na napatingin si Mang Pedro sa portrait kasabay noon ay ang ingin na narinig niya mula sa likuran niya. Sa